Ito po ang ating entry po na andito po sa likod natin, yung variety po natin na US 88 hybrid rice po. NSEC variety niya po is 236H. NSEC RC 236H po. Ang characteristic niya po nasa 115 to 118 days maturity po. Malakas po siyang umani. Umaabot po siya ng 12 to 15 tons per hectare. Long grain po siya, nasa 7.2 mm po ang kanyang grain length. At saka good option din po siya gawing brown rice. Dito po sa Nueva Ecija, madami na din pong nakasubok tong variety natin, at saka hindi po sila nahihirapang ibenta yung palay kasi nga po long grain at gustong gusto po ng mga buyer. Dito po sa tanim natin ngayon na US 88 na nasa approximately 40,000 po nagastos namin dito sa isang hektarya. Balis dito sa nakikita ko po ngayon sa US 88 natin, baka hindi po siya bababa sa 200 cabans per hectare po. Papakilala ko po ang pinakabagong variety ni Corteva AgriScience, si PHB83. So ito po si PHB83 natin, meron po tayong tagline dito na Bravo o kitang may lakas tibay. So bakit po ba tinawag natin yung Bravo? So kasi nga po matibay siya sa sakit, katulad po ng BLB at BLS. Matibay rin po siya sa lodging, kaya pwede po itanim mapatag ulan man o tag araw. So ito po may potential po tayo na ani dito na 13 metric tonelada. Okay po? So kung mapapansin nyo po, nasa likod ko po yung actual nating PHB83 na may edad na po na 117 days pagka pula. So kung papansinin nyo po, hindi po siya kataasan. So meron lang po siyang plant height na 105 cm. At yung productive tiller niya po is kaya niya po magsuwi ng 15 na suwi na productive. Okay po? So actually po, nung nakaraang linggo, meron tayong farmers na nakakapagpaani ng PHB83 sa Barangay Caballero, Gimba, Nueva Ecija. Ang pangalan niya is Feliciano Rafael. So umani siya ng 229 cabans per hectare. So ito ay tumitimbang ng 56 kilos. So ang kabuang na pagbentahan niya is 200,000. Okay po? So ang ginastos niya po doon is nasa 60 to 70,000. So kung kukumputin po natin, kumita po siya ng 130,000 per hectare. Okay po? So ito po si PHB83 natin. So nandito po tayo ngayon para ipakilala sa inyo ang pinakabago at pinakaunang variety ng Bayer Crop Science na patok po sa dito sa lugar ng Nueva Ecija. So andito po pinapakilala ko sa inyo ang Arise 8433DT. So ano po ba yung Arise 8433DT? Ang Arise 8433DT natin ang pinakaunang dual traits dito sa buong Pilipinas na may laban sa sakit na BLB or bacterial leaf blight at insekto na brown plant hopper o BPH. Isa din po ito dun sa pinakamatatag at pinakamataas na ani. At makikita rin po dito, kampante po kayo pag nagumamit po kayo ng Arise 8433DT. Alam naman po natin dito sa probinsya ng Nueva Ecija, sa buong Region 3, problema po talaga ang sakit na BLB at insekto na BPH. So ito pong Arise 8433DT natin ay angkop dun sa problema dito sa lugar ninyo. So ang Arise 8433DT ay handang dumepensa laban sa BPH. Ang Arise 8433DT natin, pag nagtanim tayo, meron po tayong tinatayang magagastos ng hangga 20,000 hanggang 25,000. Pero pwede naman po tayong kumita ng hanggang 40 to 60,000 sa paggamit po ng ating Arise AZ 8433DT. So, lahat po ng magsasaka dito sa Region 3, hinihikayat po namin kayo na gumamit ng aming pinakabagong variety at pinakabagong dual trait at kauna-unahang variety na dual trait dito sa buong Pilipinas, ang Arise AZ 8433DT. Ang
BioRice 453 po ang ating entry po ngayon sa ating Rice Derby dito sa Celestio. Na ang BioRice 453 po ay isang all-season hybrid po siya na pwede po siya sa tag-ulan at tag-araw. Nung last season po is ito rin po yung ginamit po namin dito sa Rice Derby. Pinula po siya nung December 22, 2020 at tinanim po siya noong January 14, 2021. Ngayon, ito po, makikita po natin ngayon na ang BioRice 453 po natin ay pwede na po siyang anihin. Dahil yun po yung isa po niyang strength, yung paaga po siya. Kami po ang isa po sa pinakamaaga na hybrid po. Dito. Na kaya po niyang umani po ng hanggang 200 kabans per hectare po. Yun po yun. Na sa sakit naman po, is moderately resistance po siya. Na makikita naman po, na wala po siya naging problema ni tungro, ni stembora, malinis po siya. Then, sa binutil po niya is long bold grain po siya na tinatawag po namin. Na mataba po siya na mahaba. Yan po siya. Kung bibilangin po natin yung inuhay, yung binutil po niya, is magre-range po siya ng 250 to 300 na binutil ho. Na hanggang sa batok po is naglalaman po siya. Yun po yung kagandahan po ng aming variety na BioRice 453. Na maganda na po kung may mabilang po tayong 10 pipis na walang laman. At nag-a-average po siya ng 60 to 68 na kilo per kaban na labas reaper ho. Ganun po ang ating BioRice 453. Na sa plant height naman po is hindi po siya gaanong katangkaran. Maganda po siya. Sa tag-ulan naman po is hindi po siya dapain. Sa total costing po natin is sa 1 hectare po is gagastos po tayo 44 to hanggang 45,000. At pwede po tayong kumita doon ng 125,000 pesos sa isang hektarya kung gagamit po tayo ng BioRice 453. Dahil long grain type po siya at saka sa eating quality po siya is pangmasa po siya. Neutral po siya. Yun. Ngayon naman no, bali dalawa po ang aming BioRice. Yung isa po is yung BioRice Zarap. Kung naghahanap po tayo ng pangkain, yun po yung ating BioRice Zarap. Na malakas din po siyang umani at yun po, masarap po talaga siya. Na malakas din po siyang umani na umaani din po siya ng 180 to 200 kabans per hectare na 350 kilos din. No. Ngayon, no, masasabi po natin na ang BioRice 453 pag ginamit po natin, masasabi po natin na sa kalidad, ani at kita, tiwala ka. Salamat po. Ipinapakilala ko po sa inyo ang aming variety, ang LP 937. Ang NCIC niya po ay 4568. Ang potential yield po nito ay nasa 270 kabans per hectare. O ang ordinary yield naman po niya ay nasa 200 hanggang 240 kabans per hectare. Mataas po yung kanyang milling recovery, nasa 70.9. Isa ho siyang variety na lagging resistant dahil hindi ho siya kataasan. Around 103 to 109 cm lang po ang taas nito. Mataas ho siyang, malakas ho siyang umani, malambot po at masarap yung bigas pagka po isinaing. Sa ngayon po, isa ho ang 937 namin sa mga itinatanim ng mga partner dito ho sa Nueva Ecija. Dahil bukod po sa mataas umani, may mataas din po yung bili ng mga trader dito sa Nueva Ecija. Dahil alam po nila na pagka po nagtanim yung farmer ng 937, malaki po yung nagiging kita nila. Pagka po panahon ng dayatan o second crop, normally po mga na-around nasa 40 to 45,000 ang gastos. Kami po, ang protocol po namin ay at least 11 bags po ng fertilizer ang pwedeng gamitin sa isang hektarya. Kapag ka po nasunod po yung mga protocol namin at nakisama po yung panahon, hindi po bababa sa mga 200 kabans po ang pwedeng anihin ng isang magsasaka. Tapos ngayon po ang prevailing price ng Longping ay 18.30. Press po yun, 18.30 pesos per kilo. So medyo mataas po yung buying capacity nito. Kaya po maraming farmer po ang nagtatanim ng Longping dito po sa buong Nueva Ecija at sa buong Central Luzon. At siyempre na po, ang target namin ay maipakilala ito sa buong Pilipinas.
Ipapakilala ko lang po ang aming hybrid rice variety na ginamit po dito sa Hybrid Rice Derby. Ito po ay si SL Agri, SL20 or NSEEK variety po na 540. High yielding variety po siya, nag-average po siya ng 7 to 12 metric tons per hectare. At ito po ay may height po na nag-average po ng 120 cm. At ang tillering ability po nito ay umaabot po ng 12 to 24 plants per hill. Ang maturity naman po nito ay 105 to 110 days. At ito po ay nag-average po ng 300 to 450 field grains per panicle po. At ang aming po naman pong protocol ay, o POT, ay 11 bags per hectare. At ang production cost naman po nito ay per hectare ay umaabot po ng 45 to 50,000 per hectare. At ang magsasaka naman po ang tanatanim nito ay umaabot po na nag-average po na kumikita ng 120,000 sa isang hektarya. At ito po ay resistant po sa pest and disease. At ito po ay 2-in-1 variety na pwede pong gamitin sa dry season and wet season. At masarap din po siyang kainin at pataas po ang milling recovery niya. So isa po sa produkto ng Syngenta ay magkaroon ng hybrid rice na maganda at lumalaban sa ating mga commercial rice variety. So ito po ang sinasabi ko, ang NK5017. So ang characteristics po na to ay mayroong 116 to 118 days maturity. So ito ay medium maturity, hindi siya mahaba, hindi rin siya maigse. So ang ating binutil ng NK5017 ay medium slender at maputi. So ito po ay napakagandang bigas, brilyo at napakalambot. Pag po kayo ay nagtanim ng NK5017, ang karaniwan pong ani na to nasa 200 bags up to 220. So minimum, nagkakaroon po ito ng depresya sa tagulan, halos 160 to 180 bags. Pero kahit yun pa man, kumikita pa rin po ang farmer kasi karaniwan pong gastos dito ay nasa 30,000 to 35,000. So meron pa rin tayong mga profit. Usually, ang mga nagtatanim na to kumikita pa rin sila 70 to 80,000 pataas. So ito po ang NK5017, pinapakilala ko sa inyo. Pwede sa tag-ulan, pwede sa tag-init. So ang tagline po ng ginagamit namin, ang all-season bida.